Magandang umaga, makasama narito na po mga balita sa oras na ito. Ilang flights kanselado dahil sa sama ng panahon. Ang detalye ng balitang yan mula kay Radyoman 4 Angel Ronquillo. Kanselado ang ilang flights ngayong araw, December 29, dahil yan sa sama ng panahon. Sabi sa ng Manila International Airport Authority Media Affairs Division, canceled ang PAL Express Flight 2P2921 at 2922 na may biyaheng Manila-Legazpi, Manila. Gayun din ang SEBGO Flight DG6111-6112 na may biyaheng Manila-Naga, Manila at ang DG6009-6010 Manila, Basco, Batanes, Manila at ang DG6117-6118 Manila, Naga, Manila. Kanselado rin ang SkyJet Flight M8816 at 817 na may biyaheng Manila, Basco, Manila. Pinapayuhan yung mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa mga nabanggit na airline companies para sa refund o rebooking ng kanilang pamasahe. Wala namang international flights ang kanselado ngayong araw. Kasama mo sa NAIA, Radyoman 4, Angel Ronquillo, Tatak Arimendi, ZXL 558. National Food Authority nakalikom ng 10.78 million pesos mula sa multa ng mga paglabag ng mga rice retailers. Ang detalye ng balita mula kay Radyoman 8, Mike Goyagoy. Iniulat ng National Food Authority na nakalikom ito ng 10.78 million pesos mula Nobyembre at 30. Ito'y mula sa multa na 8,000. Ito'y multa ng 8,826 na mga grain businessmen dahil naman sa mga iba't ibang paglabag. Kasunod ito ng pinasiglang rise at market monitoring activities ng NFA ngayong taon. Ayon kay NFA OIC Administrator Thomas Escares, may 168,140 business establishments sa buong bansa ang na-inspeksyonan ng NFA na nagresulta sa pagtukoy at paghuli sa mga madadayang rice traders. Nakatulong naman ang pinalakas na enforcement activities ng ahensya sa pagpapatatag ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Sa Kabuuan, may 668 malalaki't maliliit na pamilyan sa National Capital Region, kabilang ang Cavite at Rizal Provinces na may 1,946 accredited na mga NFA rice retailers at Kabuuan 5,728 licensed grain businessmen. Malaki din ang naitulong ng NFA Contra Abuso Hotline na nilunsad noong Hulyo kung saan lahat ng 802 na reklamo na naiparating ng mga concerned citizens ay matagumpay na naresolba ng ahensya. Kasama mo sa Quezon City, Radyoman 8, Mike Guyawit, Atak RMN, DZXL 558. At Korean fugitive na una nang nakatakas sa kustodiya ng Bureau of Immigration agad na ipadedeport. Ang detalye ng balita mula kay Radyoman 2, Joyce Adra. Ipadedeport ng Bureau of Immigration sa lalong madaling panahon ang Korean fugitive na unang nakatakas sa kamay ng immigration authorities. Ang 52 anyos na si Choi Yong-sop ay muling naaresto ng Bureau of Immigration habang nagpapacheck up sa Manila Doctors Hospital sa Ermita, Maynila. Si Choi ay matagal nang nasa wanted list ng Bureau of Immigration mula pa noong 2014. Nabatid ang nasabi Koreano ay nakasalimbat ng may kilating milyong dolyar sa kanyang mga naloko sa South Korea. Kasama mo sa Bureau of Immigration, Radyoman 2, Joyce Curiatas Adra, Tatak RMN, DZXL 558. At yan mga kasama mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong Radyoman Rachel Bayan ng DZXL 558 Tatak RMN. Oras mga kasama 10:30.